Magandang araw po. Salamat po sa Diyos. Isa namang mabuting pagkakataon na nagkaloob sa atin. Salamat sa buhay at lakas na patuloy niyang pinahiram sa atin. Welcome back po sa aking channel. Ako po si Junard Padua. Sa pagkataong ito, nais ko pong ibahagi sa inyo kung paano natin makilala ang pure na honey at ang hindi totoo o hindi pure. Ang totoo natin, ang gamitin natin ito, ito po ay pure dark wild honey. Hilaw siya, hindi pa siya dumaan ng process. Ito namang fake, baga fake ito, ikumpara natin siya. Ang isang tingnan natin pag hilaw ang honey, hindi pa dumaan ng proseso, yung kanyang bula, makapal, baga hanggang sa taas. Pero kung pure siya na dumaan ng proseso, maliit lang ang ano niya, bula. Hindi siya makapal ang bula. Kasi ang mahalaga sa honey, tinatawag siya na super food. Pag hilaw, yun ang tinatawag na raw pure wild honey, considered super food. Pero pag ma-process na siya, meaning hindi na intact yung kanyang nutrients. Kaya pwede pa rin siya yung pure. Pero ma-process man siya, hindi man siya na luto, hilaw man siya, pareho lang siya ng testing, papasa din siya. Pero kung picky siya, talagang hindi siya pumasa sa testing na gagawin natin ngayon. Unang titingnan natin yung bula. Okay lang ang bula niya, hindi makapal, meaning hindi siya hilaw. Ititesting natin siya, pero hindi siya hilaw. Pero pag makapal siya, ibig sabihin hilaw siya. Siya ang super food na honey. Ang unang gagawin natin, kukuha tayo ng isang kutsara nito. Ilagay natin sa tubig. Tubig ang una nating testingan. Isang kutsara ang ating gagamitin dito. Ito po ay pure. Tingnan niyo yung pure, matagal siya maputol. Ang kanyang malapot, kung ba ibig sabihin, malapot siya, matagal siya maputol ang kanyang pagtulo. Yan o. Matagal siya. Mapansin natin. Yan. Tapos, ang sa pure, makita mo na wala siyang latak na walang maghiwalay. Pupunta agad sa lalim yan. Yan o, malinaw pa rin ang tubig kung tingnan ninyo. Lapit ko lang sa camera. Diretso po yung honey. Hindi ang honey na hiwalay. Walang kahit isang hiwalay. Yan o, makita ninyo yan o. Kasi lalim lang dumiretso. Ibig sabihin wala siyang halo. Kasi pag may halo yan, may lumulutang yan na kulay. Or maging dark ang ating tubig. Ang tubig natin, pure pa rin, no? Clear na clear pa rin tubig. Tsaka yung honey, nasa ilalim lang. Hindi yan ma-dissolve or matunaw pag hindi mo yan haluin. Kaya kailangan haluin mo bago inumin kung inum ka nito para pampantay ang pagkahalo. Yan naman sa pure, no? Pasar tayo sa pure. Pure ito. Tsaka hindi lang pure yan. Hilaw pagid talaga yan. Dito naman tayo sa itong fake. Bago natin i-testing ang kutsara, para patas naman, punasan natin. Baka sabihin naman basa kasi yung kutsara, di ba? So dito tayo. Ito naman ang fake or hindi totoong pure. Pag inamoy mo siya ito, mabango, yan o. Ang pure, amoy bulaklak, amoy na mga bulaklak na healthy. Ito pag inamoy mo, mabango din siya pero meron siyang amoy na sugar, mayroon siyang amoy kalamansi. Testing natin. Isang kutsara din dito. Yan o, may pagkalapot din siya kung tingnan mo. Para din siyang totoo, pero hindi masyadong malapot. O, pasok ulo natin. Yan ang nangyari. Hindi lahat nadurog. Kumbaga sa madaling sabi. Yan yun. Nadurog siya dun sa ano, sa tubig. Hindi pa natin yan ginagalaw ng ilalim, pero nadurog na siya. So, meaning, automatic siya na hindi siya pure, may halo siya. Kasi, tandaan natin mga kahilti, kahit pa yan culture na honey, basta pure, ganito rin ang kinalabasan. Pag i-testing nyo, ganito ang kinalabasan. Ang kasunod nating testing, pagsambay, mga kahilti, ito pong tisyo. Kukuha tayo ng tisyo, lupiin na natin ng tisyo. Ibig sabihin, dalawang sapaw na tisyo ito, lupiin natin. Ilagay natin dito sa
papel. Ito din isa, lupuin din natin. Yan. Tapos ilagay din natin sa papel. So ang una natin lagyan itong pure, lagyan natin ng kahit kalating kutsara lang, basta makita natin na mayroong honey dyan sa tissue. Yan. Yan, pure yan. Dito sa bandang kanan ko. Yan ang pure. So, punasan natin para sa hindi naman pure. Lagay natin. So, nauna natin ilagay ang pure. Meaning, may tendensya na yan ang unang mabasa sa lalim ng papel. Ito. Kunti lang lagay ko ditong fake, mas marami dyan sa pure. Tingnan natin ang resulta. Una natin itingnan ito dahil una natin ito tinitingnan eh. Tabi mo natin ito para hindi masugabal. Yan. So tingnan natin ito muna, itong hindi fake dahil itong pure, dahil ito natin lagay. Tingnan natin kung may bakat ba papel. Wala kang makitang bakat sa papel sa pure. Walang bakat na tumagos yung honey natin na pure. Ang pure na honey, iligay natin sa tissue, hindi siya tumatagos. Yan. Itong hindi pure, tingnan natin kung tumagos ba. Mayroon ba siyang tawag nito bakas? Oh, mayroon. Mayroon siya. Ibig sabihin, hindi nasala. Yan o. Hindi nasala. Basa siya. May bakat dito sa ano, wala. Malinis. So meaning, nakita natin na itong pure kahit sa tissue, hindi tatagos. Yan o. Walang tumatagos na tulo. So meaning, masala siya kasi wala siyang halong tubig. Pero kung may tubig yan, talagang tatagos yan. Isa pa, linagay ko sa freezer. Ito po, kita ko sa inyo. Ito po ang pure. Tabi ko lang dito. Pure ito. Pareho ng kulay sila. Pure ito. Ay, may marka. Tapos, ang iba kasi, titigas. Ibang ano ingredient yun ang ginawa nila. Ito naman, ibang ingredient ito, hindi tumitigas, pero mayroong parang mantika. Yan o. Natulog, mantika. Yan ang fake. So, fake ito. So, dito tayo sa pure. Tingnan natin ang pure. Wala siyang anumang ano, ipakita ko sa inyo na hindi din ito na ano, na may markano nito. DWH, so, kuhan ito. Dark wild honey. Nagay ko sa pag-testing. So, tingnan natin, punasan muna natin yung kutsara para magamit pa rin natin yan. Sayang. Pure yan. So, yan, nagka-prusin siya. Pero, makita mo na, ano pa siya? Malambot pa rin ito. Naging sticky lang dahil siyempre. Number 3 ang nilagay ko yan. Para siyang rugby ang dating niya. Yan, oh. Parang rugby ang dating sa pure honey. Lalo siya lumapot. Pero hindi siya naging crystal or naging na-crossing. Hindi siya na-crossing. I-testing ninyo ang bilhin ng honey. Kahit anong klaseng honey, pag ganito ang itsura, meaning pure yun, yun yung piki. Pag piki kasi, pag hindi ganito, ang iba, tumitigas. Ito hindi tumitigas, pero mayroong nabukod. Meron siyang nabukod na ano. Tsaka ibang kulay siya. So, yan po ang ating pag-testing ng honey. Ito, linagay ko sa isang linggo na, o tatlong araw ito, mula ko ito nabili. So, linagay ko na agad ito, kahapon ko lang ito nagay. Kaya hindi masyado siya na-frozen. Ito, matagal nito, sinubukan ko kasi ito na, bisa kahit isang buwan, ganyan ang itsura niya. Hindi siya titigas talaga. Subukan nyo, hindi titigas siya na maging frozen, maging ice, hindi po. Maging sticky lang siya, pero malambot pa rin siya. Yan. Yan po ang mga paraan ko na sana po meron kayong natutunan sa pagkilala ng honey. Kung ano yung honey na pure, ito pure po itong honey natin. At kung gusto kayo bimili nito, message lang kayo. At i-share ko rin sa inyo kung paano tayo bumili na
doon pa lang sa pagbili natin, matisting na natin ang pure honey sa hindi pure honey. Maraming salamat po sa pagbigay nyo ng oras sa inyo pong panonood, at sana po ay samahan tayo ng Diyos sa ating mga paggawa. Pasensya na po kayo kung may pagkukulang ang video ito. Ingat po tayo palagi dahil nandyan pa rin ang COVID. At maraming salamat po sa inyong panonood. Maraming salamat sa Diyos.